Suma na balinghoy, samahan na natin ng latik at makapuno. Hello everyone! Unahin muna po natin ang paggawa ng latik na ilalagay natin dito sa ating suma na balinghoy kasama ng makapuno. Gatas sa lata lamang po ang aking ginamit. Papakuluin lamang po natin ito hanggang sa mawala yung pinaka-liquid at ito po ay mag-turn na sa golden brown yung kulay. At syempre, ang dapat lang na matitira dito ay yung pinaka-langis at saka nga yung pong latik na ating gagawin. Atin din po itong hahaluin paminsan-minsan lamang pero huwag po masyadong panay na panay yung pagkahalo para po hindi madurog yung ating latik. Basta yung mga sagad na po dito sa ilalim ng kawali, yun po yung ating sudyuren para naman po maiwasan ang pagkasunog. Ayan, kung napapansin nyo po, unti-unti na siyang nato-dry at syempre nagbo-brown na rin yung kanyang kulay. Kapag ganito na po ay okay na to, huwag na po nating masyadong ipa-dark brown yung kulay para po hindi mapait yung lasa, hindi magroon ng aftertaste dahil yung oil po mismo ay mainit pa kaya magbo-brown na rin po siya. At ngayon naman, meron po ako ditong dahon ng saging. Frozen po kasi yung ginamit ko kaya minicrowave ko na lang at atin lamang po itong linisin. Matapos naman po linisin ay ikakat ko lamang po ito sa mga 5 to 6 inches ang lapad para saktong-sakto lamang po sa size ng ating suman na gagawin. At yung magkabilang dulo naman po ng ating dahon ay ginupit ko na rin para po pantay-pantay at saka syempre para malinis din tingnan. Ito na po siya at ilagay lang muna po natin sa isang tabi. Ngayon naman ay isunod po natin timplahin yung suman. Meron po ako ditong grated kasaba. Binili ko na po ito ng Prosen at syempre na ito ko na rin. Bawat isang piraso po nito ay 454 grams. Mas maganda rin po na fresh ang inyong gamitin para lalong mas malasa. Ilagay lamang po natin sa isang mixing bowl na medyo malaki. Hindi ko na rin po ito piniga para po mas makunat yung suman na ating gagawin. Napakasarap po nitong suman na ito. Kahit konti lamang yung mga ingredients na kailangan natin, pero ang lasa naman ay talaga naman perfect na perfect. Kaya pwedeng-pwedeng ipang negosyo, pwedeng pamerienda at syempre higit sa lahat, pwedeng-pwedeng pambaon ng ating mga chikiting at syempre eksakto sa buong pamilya. Kaya naman naglagay po ako ng dark brown sugar. Brown sugar po yung aking ginamit dahil nakakadagdag po ito ng extra lasa sa ating suman na balinghoy. At syempre, kung gaano karami, ay depende po yan sa panlasa na ating gusto or sa tamis na ating gusto. And then, haluin lamang po natin mabuti hanggang sa magpantay ang kulay nito. Baka po magtaka kayo na gagawa na naman tayo ng suman na balinghoy, eh meron na po tayo doon sa mga nakaraang video. Ito po kasi may twist, lalagyan na po natin ito ng makapuno at syempre isasama na natin yung latik sa loob. At ito okay na po yan, so ngayon naman ito yung ating latik at saka yung makapuno. Ngayon naman, itong dahon na in-ready natin ay syempre gagamitin na natin. Ang size naman na ating gagawin ay depende sa inyong gusto. So naglagay lamang po ako na mahigit isang kutsara at ipinlat ko ng konti and then saka ko po inilagay yung makapuno. Isama na rin po natin yung latik. Ang dami naman po ng latik at makapuno na ating ilalagay. Again, depende po sa inyong gusto at depende sa inyong panlasa. At ngayon naman ay atin na po itong babalutin. Napakabilis lamang po nitong gawin. So ayan, pagtagpuin lamang po natin yung dalawang dulo and then itupuin natin. Siyempre, yung magkabila naman po ay ipopold natin ng ganyan lang. Ayan lamang po, ganyan lamang kasimple at ulit-ulitin lang natin hanggang sa matapos. At kapag okay na po ang ating pagbabalot ay isalansa naman natin ngayon dito sa ating steamer. At habang ginagawa ko naman po ito ay nagpapakulo na rin ako ng tubig para pagkatapos ay isasalang na lamang po natin. At bago po natin ilagay siguraduhin lang na ang tubig ay kulong-kulo at siyempre takpan and then set the timer ng 40 to 45 minutes. Kailangan po lutong-luto itong ating suman na balinghoy. Kaya naman, ito na po siya, suman na balinghoy with makapuno and latik. Ito na, pwede natin kainin ng mainit pa at pwede rin naman na palamigin muna natin. Kaya naman, dagdag idea na naman natin sa ating kumikitang pangkabuhayan. At ano pang hinihintay? Siyempre, atin na itong tikman. At iyan po, itsura pa lang. Alam na natin na makunat yung suman at saka siyempre talaga namang mapapakapi ka sa sarap. Kaya i-ready na ang ating umuusok na kape at siyempre kulang sa akin ang isa kaya another bukas na naman tayo. Isa pa more.
Suman pa more. Ang sarap kasi, classic na classic yung dating. At syempre, yung makapuno, lumasya siya talaga at saka hindi na natin kailangan na kumuha pa ng panibagong latik para magsawsaw. Kasama na dito mismo sa loob. Kaya naman, isa na namang idea na talaga namang napakadaling gawin mula sa Yudelma's Kitchen. Maraming maraming salamat po muli sa inyong lahat. This is Bella, ang inyong kusinera. Bye-bye at mag-ingat po tayo!